Most popular versus most bashed. Deanna Wong nahulog kay Ibyang. Ivy lang pala ang katapat. Muli ngang ginamit at binabad sa buong game ang rumored injured na si Deanna Wong laban sa veterans Black Mamba Army. Naghahanap pa rin ng choco mucho sa kanilang ikalawang panalo ngunit sila ay nabigo sa Army at sila ay pinadapa nito in just 4 sets. Hindi pa man nagsisimula ang game, kapansin-pansin na kulang ang choco mucho sa kanilang players. Wala nga dito ang super tagabuhat ng team na si Katolentino, ang depensadorang si Des Cheng, ang kapalitan ni Aduke na si Nunag at ang second libero na si Thang Ponce. Ang apat na players na ito ay sumailalim sa safety and protocols ng PVL. Ganito nga rin ang nangyari sa ibang players ng Cherry Tigo at Signal HD Spikers. Sa Cherry naman ay sina Laure, Buding, Dorog at Picar. Sa Signal naman ay si Kayuna. Matatanda ang isang lingguring absent sa tournament ang mga players na sumasailalim sa protocols ng PVL. Kung iisipin, mukhang absent sa July 23 ang apat na players ng CMFT kung susundin ang timeline ng protocols ng PVL. Mukhang lalaban ng kulang-kulang ang Choco Mucho sa cream line. Ibig sabihin kaya nito na makakamit ng Choco Mucho ang kanilang ikatlong talo sa kamay ng cream line? Yan ang ating aabangan. Samantala, nag-struggle sa game ang Choco Mucho dahil kulang ito sa reliable attackers. Hinahanap ni Deanna Wong kung kanino ba siya makakakonect at makakapuntos para sa team. Sa side naman ng Army, nagpatuloy ang magandang setting ni Ivy. Lahat naman ng mga attackers nito ay napapagana niya. Naging sakit nga sa ulo ng Choco Mucho ang 1-2 attacks ni Ivy. Samantalang hindi naman maka 1-2 play si Deanna Wong sa Army dahil sa ganda ng depensa nito. Sa set 1, mas umangat ang laro ni Ivy kesa kay Deanna, outscoring Deanna Wong with 4 points already. Sa set 2 naman, nakahanap ng momento si Deanna sa kanyang opposite spikers na si Caitlin Viray. Choco Mucho naman ang dumepensa at naging biktima nga nila dito si Jovelyn Gonzaga. Naging stable naman si Ivy sa kanyang settings pero mas nanaig ang mga running set ni Deanna kay Aduke kaya nagawang makuha ng Choco Mucho ang set number 2. Sa set 3 naman, nadala ng Choco Mucho ang momentum. Halos lahat ng set ni Deanna e favorable lagi para sa Choco Mucho. Pero tinamaan ng malas si Aduke nang magtamo ito ng injury sa kanyang tuhod. Si Aduke pa naman ang highly percentage ni Deanna sa kanyang mga sets. Dahil dito, nakapitalize ng Army ang sitwasyon ng Choco Mucho at nanalo sila sa set 3. Sa set number 4, mas mataas ang kumpiyansa ng Army na tapusin na ang laban. Basang-basa na ng Army ang mga sets ni Deanna dahil limitado na ito kay Viray. Samantala, fiesta naman at chill lang si Ivy Perez sa kanyang setting. Kahit nga lumalabas na ang pagkalibero god ni Deanna sa set 4, eh hindi pa rin ito naging sapat para maidikit ang scores sa Army. Sa huli, panalo ang Army sa Choco Mucho with a score of 25-19. Isa nga sa naging susi ng pagkapanalo ng Army ay ang magandang laro ni Ivy Perez. Siya ay nakapagtala ng 27 excellent sets with 9 points. Kitang-kita naman sa stats na sa pagkawala ng option ni Deanna Wong sa kanyang mga attackers, eh sumadsad ang efficiency settings nito sa 18 excellent sets only. Sa tapatang ito, mas lumamang ang most bashed setter na si Ivy Perez over sa pinakasikat na setter ng Pilipinas ngayon na si Deanna Wong. May pagpapatuloy kaya ni Ivy ang kanyang magandang performances? Makakabawi pa kaya si Deanna at ang Choco Mucho sa kanilang mga next games? Yan ang ating aabangan sa mga susunod na laban.